Magluluto po ako ngayon ng adobong manok. Ito sangkap natin, manok. Maliit na hiwa ng bawang, sibuyas, laurel, chicken cubes, ito po, suka, dalawang puti suka, at saka marka pinyang toyo. Ang dami po nito, ginawa ko kalahati baso ng suka, kalahati baso ng toyo, tapos meron ako isang tasang tubig. Tapos, ito paminta. At saka, itlog na nilaga. Itong bawang, may nabibili sa IKEA. Ito siya. Yung bawang, hindi kayo mahirapang maghiwa ng sobrang liit. Ayan, ang gamit po natin sa pagluluto. Simulan ko na po ang paggawa ng adobong manok. Una, lagay natin dito sa ating kawali yung manok. Gagamit din po pala tayo ng mantika mamaya para sa pag-isa. Pag ako nagluluto ng adobo, hindi ko siya dinidiretso ng isa. Ang ginagawa ko, pinapakuluan ko muna siya sa sarili niyang katas bago ko siya igisa. Ganito procedure niya. Yung manok, lagay mo na sa kaserola. Tapos, dalawa yung bawang ko. Bakit? Kasi itong isa, gagamitin ko ngayon sa pagpapakulo. Tapos, itong isang bawang naman, itatabi ko siya para mamaya sa pag-isa. Sasangkotsahin ko siya. Yan. Lagay natin ngayon itong bawang. Next natin yung sibuyas. Lagay ko na rin yung paminta. More cubes. Susunod ko yung suka. Ilalagay ko din yung toyo. Ito, kapag nagluluto ako, papakuloan ko muna siya dito. So, naghugas na po ako ng kamay. Talamasin natin siyang maigi. Ayan. Oops, talamasin maigi. Para mag-blend yung lasa niya. Saka natin bubuksan yung talan. Ang gagawin ko lang po dyan, pagkalagay ng mga sangkap, tatakpan ko siya hanggang sa kumulo ng kumulo. Pabalikan uli natin siya mamaya. After 5 minutes, ito po ang itsura niya. Yan. Pinapakuloan ko siyang maigi. Talagyan ko po ngayon ng laurel. Haluin ko ha. Pag nag-aadobo po, mas maganda na yung suka. Pag nilagay mo, huwag mo nga haluin agad para hindi mahilaw yung suka. Para yung asim niya lutong-luto. Kung mapapansin nyo, yung manok, kumatas yung tubig niya. Wala akong nilagay dyan na tubig. Bali, pinapakuloan ko lang siya sa sarili niyang katas. Mamaya, babalikan ko to kapag medyo tuyo na, titingnan ko kung okay na sa akin yung lambot niya. Kung halimbawa medyo matigas pa siya dun sa pagpapakulo sa sarili niyang katas, dun ako maglalagay ng tubig. Tatakpan ko siya ulit. Babalikan uli natin yan mga 10 minutes. Pagdipas ng 10 minuto, haluin muna natin ang ating pinapakulong adobo. Pag sa tingin nyo, konti na lang yung parang katas niya, lagyan natin ng isang basong tubig. Tsaka uli natin siya pakuluin. Para bago natin siya ikalawang gisa, malambot na siya,
Tapos lasang-lasa na doon yung mga pinaghalo-halong bawang, sibuyas, paminta, laurel. Kaya pakukuloy lang natin siya in medium heat. Tatakpan ko ulit. Pabalikan natin ulit siya mamaya. After 5 minutes, inilagyan ko ng tubig. Ito, kulong-kulong na yung ating adobo. Pag ganito na itsura niya, at sa tingin nyo, malambot na, papatayin natin yung apoy. Kuha tayo ng isang mangkok. Inilipat ko ngayon dito yung napakuluan na manok. So set aside ko siya. Ayan. Paghihiwalayin ko yung sabaw na pinagpakuluan at saka yung manok. Kasi igigisa ko siya na ikalawang beses. Gilid muna natin itong pinagpakuluan at saka manok. Maghahanda ako ngayon ng panibagong kawali para sa susunod na step. Ayan. Binuksan ko na ang apoy. Pinainit ko na itong kawali. Susunod natin ngayon, maglalagay tayo ng mantika. Painitin lang natin itong mantika. Tapos, ilalagay ko na ngayon yung bawang. Maliliit ang hiwa ng bawang para mas lasang lasa kapag ka nag-isa. Kung mainit na yung mantika, pwede natin ilagay bawang. Ilayin lang natin. Kapag golden brown na siya, saka natin ilalagay ngayon yung manok. Kapag ganyan ang kulay niya, susunod natin ilagay ngayon yung manok na pinakuluan natin kanina. Ito yung ikalawang luto niya. Dapat mahina lang yung apoy para hindi agad masunog yung mga bawang na nilagay natin. Pwede nga alisin na rin itong laurel kasi lumasa na naman siya sa pakulo kanina. Dito sa bawang kasi ito napapalasa sa adobo ng manok. Mas masarap siya pag pritong-prito. Ituloy natin yung kabilang side niya. Tingin ko na prito na naman na yung magkabilang side. Kain natin ngayon
ilalagay ulit yung sinet aside natin na pinagpakuluan ng manok kanina. Yan, bubuhos ko siya ngayon dito ulit. Haluin lang natin para yung lasa niya magpantay. Yung ibang nagluluto ng adobo, mas gusto nila yung matamis, optional lang yon. Pwede rin ninyong lagyan ng asukal para naghahalo yung asin at alat. Medyo matamis-tamis siya. Pwede nyo siya lagyan ng asukal din. Ako hindi ko siya nilagyan ng asukal. Ayaw kasi na matamis. Mas gusto ko yung mas maasim ng kaunti. Ngayon, naglaga ako kanina ng itlog. Lalagay ko rin siya dito sa adobo. Iwan lang muna natin siya. Hayaan natin magkapit-kapit yung lasa niya. Babalikan natin siya ulit maya-maya. Kulong-kulong na yung ating adobo. Pag nakikita nyo na medyo patuyo na yung sabaw niya kumpara sa nilagay kanina, tapos ganito ng itsura ng ating adobo, malambot na, tikman nyo rin kung tama na sa inyo yung alat, asim. Sabi ko nga kanina, kung gusto ninyo na medyo mas matamis, lagyan nyo ng konting asukal. Ayan. Plating na tayo. Luto na ang ating chicken adobo. Ayan, luto na po.